Hi, hello, this is PinoyFG Gamer. My name is Twin. Mag-unbox tayo ng Game of Go. As in, I've been really looking forward to opening this. We paid for this months ago. Really, really, as in, sobrang, medyo may katagalan na. As soon as I think, ano pala? Kailan ko ba binayaran to? I can't actually remember kailan ko siya binayaran. I think siguro mga February? March? O baka ano pa? I can't really remember. Sobrang tagal na talaga. Pero yun. This is a Philippine version na Ku. Kasi we have yung original version nito. Na ano, based. So parang yun, it's a parang dystopian sci-fi setting, tapos realistic yung art. Tapos we also bought expansions for it na ano naman, parang the game is ano eh, the game is it's designed for you to lie a bit. Tapos kailangan medyo may talent ka to lie. Ayun. Nakakaaliw lang siya kasi ang simple ng concept ng game, pero it's, you know, it really is a fascinating short game. Pero yun, ang hindi ko sigurado yung eksaktong laman nito kasi hindi ko alam if it only contains yung main base game o kasama ba yung expansion ng game. Pero we'll see. This is local, you know, it's a locally themed game niya. It's parang may dating siya na parang ano yung mga Noli Betanghere, mga ganong klaseng setting, 1800s, tama ba? 1800s nga ba? Mga settings. Siguro, no, pero yun, nakakaaliw lang siya. I really like the art na nakita ko siya. Generally, Tagalog yung card, Tagalog yung instructions. Tapos niya, this is uniquely to Filipinas. Alam ko merong may English instructions, pero alam ko online lang. Ayun. So this has been produced by Gaming Library. Gaming Library is a generally they're an online store. Meron silang All aboard event, no? All aboard events, mga ganun. And yun, as semi na feature nila yung aking page, yung aking Facebook, they mentioned me nung nakuha ko to. Ayun, nakakaaliw lang. Ayun, sige, so unbox na natin. Tingnan natin muna natin details. Ito yung front, so yun yan, ito yung front niya. Makintab siya kasi hindi pa natatanggal yung wrapper, yung plastic wrap niya. So ito yung front niya. Ano ito? Pag lilihim, pag susuma, panlilin lang. Ayun, cool. Tapos ayun, namang ano features dito. Ages 13 plus, 2 to 6 players. Tapos 15 minutes. Kung 2 to 6 players, I think this is yung base game. Kasi yung expansion allows 10 players na eh. Pagpasensyahan ng medyo pinapawisan ako at mainit. Even though naka-aircon, yung area na pinagtrabuhan ko medyo hirap ang aircon dito. Hindi, parang barely reaching. So, pero pag electric fan naman ako, hindi ko naman marinig yung overwhelmed naman yung sound ng recording. Ayan. So, on other sides, itong top side, wala namang ano, wala namang pangalan lang, pati yung designer na si Ricky Tata. Lamain Games. So, very identical lang naman yung ano, sa left and right side. So, doon yung Gaming Library na logo. Tapos yun nga yung sinabi ko kanina, game 15 minutes, age 13, 2 to 6 players. So identical naman lahat. So let's open. Mm-hmm.
These are one of the first games na na bili ko, yung original na ko. It was one of the first games na na-try ko, na naaliw ako. I think it's one of the introductory games na pinturo sa akin before. First time I played board games. Other than X-Wing. X-Wing talaga yung nag-draw sa akin na parang I really wanted this. Na yung I wanted to get into that hobby. Pero this was one of the first na na nasubukan ko talaga na this is interesting. I like yung golden na ano, na ginawang gold yung mga details. Ayan, tabi natin itong plastic. Okay, so this is the first time na open ko siya. And talagang fresh. Ayan, so ayan, ano ko na? Slide open, and okay, so unang-una nakikita natin ngayon is yung manual. Tagalog talaga siya. Ayan. Yun, Filipino instructions. Feeling ko dapat nagsama sila ng American instructions, English instructions. Para flexible sa ano, sa mga ibang players na hindi nakakaintindi ng Tagalog. Although, alam ko meron nga silang provide na instructions online. So, yun nga. There are... Ano to? Ilang cards ang ano meron dito? 15 cards. 3 of each. The Duke, the Assassin, the Captain, Ambassador, and Contessa. Tapos... 6 na gabay, 15 na gintong piraso. Mga panuntunan. Ayan, so this is the manual. Ayan. So, ito yung kanyang coins. Okay, tingnan natin yung coins. Tapos pala, nag-order na ako ng ano, ng sleeves para dito. Okay, the coin. Ang aking naaliwak sa coin. Yeah. So, nakikita niya yung coin. Makintab siya. May mga ano yun, may small little details na makintab siya. Nakakaaliw tingnan. And the definitely yung coins ito stands out more kaysa dun sa coins ng original Laku. Pero yun, it's still cardboard. So 50 pieces nito. I have to make a shout out kay Camille Chuatan, yung graphic designer, kasi the art is really amazing. So tingnan mo natin itong ano, itong nandito. Ito yung instructions for the 6 ano, number players. So meron dito yung actions. And these are ano, kaya ako pabalik-balik na ganun kasi titignan ko kung may difference ba. It turns out pareho lang. Sana ginawa talaga nilang English yung isang side. Medyo na ano lang, parang sayang. Sayang lang na ano, na hindi lagi naman English yung isang side. Although I appreciate na Tagalog yung ano, Tagalog yung instructions pati manual. Pero yun, sana lang may ano. Pero madali naman intindihin yung game actually. Kasi meron ding visuals na may advantage yung new versions. I think sa Brazil ko una nakita yung ano, yung cards meron ng parang tip kung paano ginagamit yung card. So, ito na yung cards. So, ito yung ambassador. So, ito may ano siya, other than sa illustration, meron pa yung mga details kung paano siya laruin. So, patuloy dito,
palitan ang mga baraha ng deck ng hukuman, hadlangan ang pagnanakaw. Ito naman yung Duke. Kumuha ng 3 ginto mula sa kaban. Hadlangan ang pagkuha ng tulong mula sa mga dayuhan. The card, maganda yung card quality. Nasa asin. So, ito yung ano nun, trabaho nito is to eliminate a card ng isang player. Ito yung captain, magnakaw ng 2 ginto mula sa isang pang manglalaro. Tapos yung highlight, yung kontesa. Pigilan ang pagpaslang. Ayan. So, yeah, I really like yung cards. Gusto ko yung art style. I also like yung, ano, yung design ng card. Yung, ano, yung sa likod, yung rear section, no? Rear ng card. So, ayan. Quality-wise, maganda yung quality. As in, talagang pang-international talaga siya. Kasi I've ano, nakita ko rin naman kasi yung mga locally made games ngayon is ang ganda ng improvement. Nag-improve, layo ng quality, as in, yung mga dati kang nalalarong mga natatry, mga nakikita ko mga cards, I think one of the yung pinakanakita ko rin yung Darna. Darna, nag-start siya, it's kind of, ramdam mo yung quality is medyo, no, medyo, not up there yet, pero, it was a good start. Pero pagpasok ng game na ano, yung Elastic Man, I think that was the point na nakita ko talaga na, uy, kaya talaga yung locally made game. Pero yun, ang kagandahan, ito namang mga ginalalabas ng gaming library. These are produced in other countries, tapos locally, ano lang, yung may localized version. Pero ginagawa pa rin siya ng other countries. So, ano pa rin, in a sense, yung quality na may maintain, international standard siya, in a sense. Pero yan, maganda pa rin yung, ano, ang ganda pa rin ng quality ng game kasi it's identical to the original ones. I think the first time na kuha ko ng gaming library game, produced ng gaming library, I think yung Codenames na local version. As in talagang sobrang ano niya, it's, you know, it's identical, pero maganda sa kanya is nakaka-relate yung local crowd na kasi it's really, you know, hindi heavily English yung hindi malalim yung pag-iisip mo kung ano yung kung nahirapan ka mag-English, it's easier to get into. Tapos sa English version, I think you're strictly only allowed to say English words, habang sa local version, sa Filipino version, pwede ka mag-switch in between English at Tagalog. So yun ang nagustuhan ko sa Codenames na Tagalog version. Parang you're allowed na mag-Tagalog English. Pero yun. Ito naman, rules are not changed. It's still identical to the old version ng Ku. Ang slight disappointment ko lang siguro is wala yung expansion. pero yeah, it's still amazing kasi inya. It's locally made yung art. Tapos yun. Pero I do hope sana magkalobas yung mga expansion yung expansion niya. Sana. Pero regardless, okay pa rin to. Brazil lang isang version din nakita ko eh. I think maganda rin siya. I think so, sobrang popular nga rin ang Brazil version. Nagkaroon na rin siya ng parang Disney version. Pero using ng art ng Brazil na Ku pa rin na game.
And hopefully magkaroon din ng ano, magkaroon din ng parang slight variations to or expansions. Sana I do look forward to it. Ayun. So that's my unboxing and I hope you guys like it. Sana mag-enjoy din kayo rito. Sana bili rin kayo sa ano, as in this is ano, this is really really good and I can't wait to play this with friends. Hopefully I can record a game with friends dito with playing this one. Ayun. Anyway, so that's my video. That's ano, that's it so far. Sana nag-enjoy kayo rito. I look forward to making more. And thank you for watching these videos. Please like, share, and subscribe. And thank you very much. And bye-bye.